Hi guys! It's me! Maghahanap tayo ng mga taong may mabubuting puso. Marami pa rin sa atin ang mababait, marami pa rin sa atin ang tumutulong sa ating mga kapwa. And I will find you, and I will reward you. I hope this video inspires you na tumulong in your own small way sa ating mga kababayan. Good morning guys! Ngayong umaga na ito, gagawa naman tayo ng video reaction. Gagawa natin ng video reaction guys, si Idol Ivana dun sa kanyang ginawang street prank sa ating mga kababayan. Tara guys, tingnan natin kung anong ginawa ni Idol Ivana. Kuya! Sampulang! Sige! Pwede na yun. Balihan mo. Okay. Wait nyo naman po. Sampulang ha. Wala pera eh. Ganon. Wala din ang pera kuya eh. Pero tayo. Pamerienda ako kasi ito. Wala lang. Ako nga. Wala akong kain. Sampulang ha. Salamat. Ba't tayo mo mabigyan? Ba't tayo mo mabigyan? Hey, ano nga ulit? Dodong. Dodong? Oo. Ako si Inday eh. Regalo para sa... Ano experience sa yun? Binigyan niya ako 10 piso. 10,000 pesos. Sa'yo yan. Salamat. Salamat din. Sa lahat na nandito ah, siya lang yung tumulong sa akin. Siya lang nagbigay sa akin. Alam ko si pulubig eh. Oh. May pera talaga ako 50 pesos. Kasi lang, may family kasi. Gusto ko makayari mo sa'yo, okay na. Sir, sa'yo po yan. Salamat kasi tumutulong po kayo sa mahihirap. Hindi naman totally tumutulong. Kuya Dodong, inabot, please tumulong pa rin po kayo. Maliit man o malaki, ang mahalaga, tumulong si Sir. Si Sir Dodong. Tulong ho yun, maliit man o malaki. Kasi ano, parang ano lang naman yun. Di mo nga ako pinagtabuyan eh. Hindi, bakit naman kita magtatabuyan? Salamat. Eh, naman to. Oh, salamat, sir. Salamat. Salamat. Sir, thank you po. Maraming salamat, sir. Yan guys, nagulat si Sir Dodong sa ginawa ni Idol Ivana. Siyempre nanghingi siya ng tulong. So yung dalawang gasoline boys nilagabot sa kanya, pero si Sir Dodong na lumapit sa kanya, binigyan siya ng 10 piso. Mas dahil sa kanyang kabutihan, ang 10 piso niya ay sinuklian ng 10,000. So salamat sa mga kababayan natin na kahit naghihirap pa rin, ay hindi matiis yung ating kababayan na humingi ng tulong. Iba talaga ang Pinoy. Proud to be Pinoy. Sir! Baka ho pwede makahingi. Pamasahe lang po. Kahit baryo lang ho. Sir. Ito kuya, magkano ito kuya? 45? Oo, 45. Sir, ang laki naman ho nito. Sir! Sir! Ang laki naman ho nang binigay niyo. Oo, dama. Sandali lang po. Dahil po nagbigay si Sir. Ano po pangalan niyo, Sir? Arugil, karamat lang. Arugil. Sir, salamat po dahil nagbigay siya ng 10 piso kahit pagod na pagod. So kayo nagbigay sa akin, Sir. Nakita ko ba tutulak kayo, hirap na hirap kayo. Ano lang kasi yun eh, parang pinagkatulong mo. Dahil pabarya-barya lang. Sir, gusto ko lang sabihin kahit barya lang ho, malaking tulong yun. 10,000 po. Sir, tanggapin niyo na ho. Dahil po, yung mga pinagagawa niyo po, malaking tulong yun sa ibang tao. Tagasan po kayo, sir. Yan po sa Pasig. Pasig? Nagulat po ako. Nagulat din ako sa'yo, sir. Nagbigay ng 10 pesos, ha? Kasi maraming ganyan na rin na binibigyan po rin. Naawa din ako eh. Mahirap din ang buhay namin eh. Oh, sir. Thank you po talaga. Mahirap ang buhay eh. May asawa na po kayo? May anak? Mayroon po. Kasi wala sila dito eh. Nasa summer pa eh. Nasa summer? Kayo po yung nagtatrabaho. Tapos, umuwi pa po kayo ng probinsya? Bali, nagpapadala na lang ako doon ng mga... pangangailangan din eh. Kasi iwalay kami. Ah, iwalay? At least, kahit iwalay, si Sir, papadala pa rin sa asawa niya. Hindi niya pinapabayaan ng mga anak. Ayan ang mabuting Pinoy. Ngayon lang po ba kayo nakaranas din ng ganito? Ngayon lang po, ma'am. Hindi ko alam, nangaganito eh. Nakita po kasi kita. Pagod na pagod ka, nagtutulak. Sobrang sipag. Kasi, sa hirap ng buhay din.
Tama, tama. Taga-taga lang talaga. Tapakabuti po ng puso nyo. Kahit hindi naman po kayo mayaman, pero sobrang thank you po, sir. Saludo po kami sa inyo. Thank you. Salamat. Yan, guys. So, ganun pa rin nangyari dahil sa nakita ni Mag-iba na nagtutulak ng kanyang kariton at hirap na hirap kaya na ito nilapitan. Hiningian po ng tulong. At nag-abot naman na walang sabi-sabi, kinabutan siya ng 10 piso, guys. So, talagang ang Pilipino, likas na talaga sa Pilipino ang matulungin. Kahit hirap na tayo, mag-abot pa rin tayo ng tulong sa kapwa natin, Pilipino, na mahirap din. At saka nagulat siya, guys, dahil sa hindi na akalain na pag-abot niya ng 10 piso, ay may kapalit na 10,000 din. Malaking tulong po yun para sa kanyang hanap buhay na bilang nagkakariton na kanyang tinitinda. So, Idol Ibana, salamat sa iyo. Dugdug lang. Dito ka rin pa matagal? Magkano na naipon mo? Unti lang eh. Wala ka pa tawa? Wala po. Kain mo. Thank you po. Laki po to ha. Marami damit doon. Thank you po. Tara. Ligo ka. Gusto mo? Salamat ka sa kanya. O, ligo kami doon. Thank you. Salamat po. So si ate, nagbigay sa akin ng 20 pesos. Bakit po kayo nagbigay sa akin, ate? Pangkain mo. Bait nyo naman, ho. Pinituran ka naman ang katang kasi nagaganda na sa'yo. Thank you po. Pinapauwi na ako, no. Buong maganda ko, ha. Thank you. Si Ma'am Ilin Rimpilio, nagbigay sa akin 20 pesos. Barangay talent po kayo. Oo. Ayan, okay. Volunteer. Volunteer po kayo. 20,000. Ate, po tumutulong kayo sa mahihirap. Gusto ko mag-thank you sa inyo. Ako po si Ivana Alawi and kasi ramdam ko rin 'yon kasi naranasan ko na wala rin, na wala ka rin maanuhan. Pagpatuloy niyo lang huwa sa mga tao. Maraming salamat. Thank you kasi hindi ko expected na siya pala yun. Very happy kasi. Yun guys, nasurprise yung ating mga kababayan sa ginagawa ni Idol Ibana ng mga surprise prank para sa ating mga kapatid na nasa lansangan. So dahil sa kanyang hiningi na tulong para makauwi ng bagyo, inaabutan siya nito. Siyempre yung kanyang inaabot sa kanya, susuklian niya rin ito ng tulong din na para makatulong rin sa ating mga kababayan. Kasi talaga guys sa mga Pilipino na ganitong kahit sa naghihirap tayo, hindi pa rin maiwasan na mag-abot pa rin tayo nung isusubo na lang natin, iabot pa rin natin sa nangailangan. So, ganun talaga ang mga likas ng Pilipino. Kaya, proud to be a Filipino. Ma'am Ivana. Te, baka pwede makahingi ng pera. Ang bagyo. Ano po di. Yun lang. Ito lang makauwi. Sige na po, kahit barya lang o. Wala pa akong 20, babe. Kahit piso? Nay, 5 piso po to ah. Laki po nito ah. Bro, wala pera. Ang sitinta, wala pera. Ako din po, walang pera. Pwede na yun. Pwede na yun. Bakit? Pwede na. Isang mga makatabi. Huliin niyo po ba? Wala 5 piso, malaki daw yun. Wala ka pera? Wala po eh. Legendary ko. Ayaw. Ganda po ako. Oo. Oh. Benta lang, wala pa akong benta. Wala pa kaming benta. Thank you po. Ba't wala po kayong benta? Wala pa akong wala namimili. Ako din po eh, wala din po. Pwede po patambay na ako dito. Okay lang po. Bagyo po. Bagyo. Atid niyo po ba ako tayo? Atid niyo daw sa kaya atid. Bagyo po, ma'am. Ah, bagyo. Pagkabago ka. Tay, hingin naman po ako. Oh. Ayaw, pansinin. Saan po yan? Thank you po. Tay, sandali lang po. Wait lang po. Nay, binigyan niyo po ako 5, di ba? Oo. Meron po ako bibigay sa inyo. Nay, thank you po sa pera. Nay, ano po pangalan nyo, Nay? Nay, wag na kayong magtago. Meron kayong 5,000.
Thank you po, Nay. Salamat. Ano pangalan niyo? Len. Salamat. Tapos si tatay, binigyan ako manik. Pero ka 1,000. Asa na yung naka-pink? Pundahan natin yung nagbigay sa akin ng 20. Kuya! Binigyan mo ako 20, ah! Bakit? Siya mo rin ako? Siyempre, kuya. Bakit? Kasi mabait po kayo. Sa inyo po yan. Para saan to? Para sa kabutihan mo. Hindi nga, sa akin mo talaga yan. Ayaw mo ba? Gusto. Sobrang dami. Ano po pangalan nyo? George Ronimo. Bakit pong binigyan nyo ako 20? Hindi, kasi pag may nangihingi sa akin, lalo at may konti akong pera, binibigyan ko kasi naawa ako sa mga ano, mga ganyan tao. Ano po trabaho nyo? Yung vendor ako. Yung painting? Oh? Nagpipaint po kayo? Practice lang, pero meron kaming ano, yung kinukuha na ng mga senior artist namin, mga local. Siyempre, inaangat din namin para kumita. Halo ko, papaalisin mo ko kanina. Hindi, tanod kasi kami rito. At tanod si sir! Thank you, sir. Thank Salamat, you po. Ha? Basta lagi kang tutulong, ha? Oh, guys, pumunta siya ng iba na sa park. At saka, siyempre, nag-disguise na rin sa ating mga kababayan na hingi ng tulong. May isa siyang kausap, ngunit di siya pinapansin siguro dahil sa wala rin siyang pira. May isang babae na abot sa kanya ng 5 piso at sinabi na ang laki nga ito. At may isa na rin kabahay natin na naglakit sa kanya ng tanong na wala kang pira. Inamutan ito ng 20 pesos na pira. So, malaking tulong po yun para sa kanyang hinihingi na pamasaya pupunta ng Bagyong Puno. Pinapakita talaga ng Pilipino na kahit sa kahirapan natin sa ganitong may pandemic tayong hinakaharap, lika sa ating Pilipino na magtulong sa ating kapwa. So, si ate hindi yun na hindi niya inasahan na abutan siya ng 5,000. Ganon din si kuya. Akin ba ito? Di nga, akin nga ito. So, hindi siya makapaniwala na abutan siya ng ganong kadaming pira. No? Dahil sa kanyang ginawang kabutihan para sa kapwa. Sana dadami pa ang mga Pilipino na kahit sa may pandemya tayong kinakaharap, hindi pa rin mawala yung pagiging bayanihan o pagtutulungan natin sa ating mga kapwa. Salamat sa inyong mga kababayan, lalong lalo na kay Idol Ivana. Ma'am, salamat. Tay! Baka po pwede makahingi ng tulong? Pangpamasahe lang po, makauwi ang Baguio, Tay. Gusto ko lang po makauwi, Tay. Ano? Saan punta po? Baguio po. Ano, silumpira ko pa naman. Ano po? Ay, na kayo po? Hindi pa po. Ay, na yan? Opo. Laki naman hood nito, 20. Uy na yun po? Pagsinta, kumain na kayo? Hindi po po. Bait niyo naman po tayo. Kanina pa kasi ako naghahanap pagkain. Kayo? Opo. Saan kayo, te? Baguio po. Layo ah. Ako, Bisaya ako eh. Bisaya po kayo? Ormoc. Ormoc? Oo, mayor namin doon si Richard. Si Richard Gomez po. Idol ko po yun eh. Guwapo po yun. Oo. Pero si Torres, ang congressman namin. Si Torres, ganda po yun eh. Ganda. Sana maging kasing ganda ako noon. Ba't po kayo nandito, Tay? Nagtitinda ako. Naghanap po kayo. Ano? Ako nga po. Wala nga po ang mahanap na buhay dito sa Maynila. Nag-nyuk kayo. Mag-nyuk? Po? Nyuk? Sige po. Nakakaya naman po eh. Ba't po kayo naawa sa akin? Eh, wala kayong buwan eh. Uwian eh. Ako eh. Salamat po ah. Tay, saan po kayo uwi? Sa ano pa po? Sa may-ari dito, sa Muntinlupa, Alabang. Pwede ba ako sumama na lang, Tay? Ha? Sumama na lang po ako. Yun na lang po, tatay ko. Makapagalitan ako. Ganun sa po? Sawa po. Eh, pwede naman po siya. Alabang Muntinlupa yan, eh. Ako po ito, oh. Yan. Baguio po. Layo pala, no? Layo po. Atin niyo po ako, Tay. Kulang pamasahe, tsaka ano, lockdown, kuan. Ganun? Lockdown? Oo, mayroon pagsakay. Tay, ang bait nyo. Binigyan nyo pera, binigyan pa pagkain. Kulang pa yan. Hindi po, okay na po. Ito po pangalan nyo, Tay. Jose Leto Martinez. Jose Leto Martinez. Ilan taon na po kayo, Tay? Ano na, 58. 58? Opo. Ako po, 20 po. 20? Ay, bata pa kayo na doon. Bakit umalis pa kayo? Saan ka ba galing? Ba't nakapunta ka rito? Galing po ang Baguio. Kaso po, nakulong po ako kasi pandemya po. Wala na ako mapuntahan eh. Ano kayo dito? Kawawa kayo? Alin po? Kayo? Kain po ako ah. Kayo dyan sa mga ano. Hindi natin alam panahon ngayon.
paano yan? Ito lang ano ko. Ako nga, ito nga sinasaktan ko. Yung jackliner. Yan. Sa amin, dalawa lang kami mag-asawa. Oh. Eh, asawa ko ano eh, Waray. Waray po? Mm. Ganda po yun. Taga-Tacloban. Ha? Maganda po yung mga taga-Tacloban po. Maganda, pero makuhan. Maisog asawa po. Isog kayo? Oo. Oh. Nakain din kayo, Bisaya. Mama ko po kasi Bisaya eh. Kain na kayo, kain muna kayo dun, no? Hindi po. Bilang ta kayo ng cook. Cook? Oo, oh, yung topic. No, si tatay naman, ang dami niya naman po binibigay sa akin. Ah, kahiya. Kain, kasi kakain ka niyan, wala kang ano. Hindi mo na kung mineral ah. May anak po ba kayo, tay? Ako? Mayroon isa, nasa Carvao sa ano, 999 sa Divisoria. Pwede po tatay na lang po tawag ko sa'yo forever. Tatay? Opo. Pwede po, tawag na sa akin mga tao dito minsan. Pag nagtitindaan, ano ako, tatay ang tawag nila sa akin eh. O kasi... Ang bait niyo po kasi. Buti na. Buti na ang buko. Ito ah. Halang po si tatay! Kasama pala niyo. Sobrang bait! Ganyan talaga ako ba? Pag mayroon mag-ano sa akin, binibigyan ko eh. Oo. Sobra! Oo nga eh. Tatay, binaiyak niyo ako eh! Sige, ganyan talaga ma'am. Sa ano tayo. Tao rin tayo eh. Pipino rin tayo eh. Ganyan tayo eh. Ay, binuko. Baka, inano na lang ninyo ko. 20,000 pa eh. Ha? 20,000. Eh. Tatay, please. Ang dami mo tatay kita. Kaya ka? Thank you po. Hala eh. Hala, hindi ko kalain ganito. Sobrang bait niya binigay. Tulog. Biyaya ng langit po. Salamat po. Salamat, hindi ko alam. Tatay, ang bait niyo. Kalain. Ganito pinabot ko. Sobrang bait nyo. Ganyan talaga ako pag mag-ano eh. Kasi minsan, pulubid na ano. Tapos bibilan ba niya ako ng coke? Kasi iinom ka sana. Nanay, thank you po. Kung kalain nga ano pala, pasensya na kayo. Tay, sorry po ah. Sorry. Ganun talaga ito. Tay, saludo po talaga ako sa inyo, tay. Hey, ma'am, hindi ko pala. Tay, sabi mo tatay kita, ha? Oh, sige. Sige po, salamat po. Thank you, tay. Salamat po, ma'am. Malaking tulong to po sa akin. Napakabait ni tatay, guys. Nung nakita niya si Idol Ibana, namingin ang tulong sa kanya, inabutan nito ng pera. Siyempre, nalukpan na ang tigam ito ng kutsinta. At sabi niya, bibilang kita ng cook. Kahit ka doon, bibilang kita ng cook. So, sa ganun mga, kahit kita mo guys at makabayan na naghihirap, no? Sobrang hirap. Kahit sa hirap na yon, ginagawa pa rin nila guys yung kanilang pagiging Pinoy. Malikhaing matulungin sa kapwa. Kahit na sobrang hirap na guys. Yung mga ganitong tulong na inabot nila sa ating mga kababayan, ay talagang nakadurog ng puso guys, no? Ako nga napaluha po doon sa ginawa ng Ibana, kahit na umiyak ba si Ma'am Ibana, at kasi tatay umiyak na rin dahil sa surprise na kanya natanggap. Hindi natin mapigilan guys yung mga emosyon o reaction natin na nakikita guys, no? So minsan bigla nang tutuloy yung luha natin dahil sa sobrang excited o kaya tuwa o nagiging proud ka sa kababayan natin na namibigay ng tulong sa kapwa natin. Sana Ma'am Ibana, magpatuloy din ang pito. Proud and proud ako sa inyo. At sana sa mga kababayan din natin na kahit naghihirap na rin, panawag kayong magbago na kahit nakita nyo natin yung kababayan na naghihirap, lumalapit sa inyo. Huwag nyo silang iismulin, huwag nyo silang pagalitan. Kung meron kayong iabot, iabot nyo na lang. Huwag nyo na lang po kayo magsalita ng nakasakit po sa ating kapwa. Dahil sa hindi po maganda yun, wala na nga po tayo naabot, sinaktan pa natin yung karilang damdamin. So, mahirap po. No? Kung wala naman tayong maabot, manahimik na lang po tayo. So, sana sa mga kababayan natin na may malaking puso, kahit sa kanilang kahirapan din, ay hindi pa rin sila nagtigil na magtulong sa kanilang kapwa. No?
tinutulungan yung ating kapwa na humingi ng tulong. So, kahit sa kunting bariya lang. Salamat! Kung nagustuhan niyo mang ginawa natin na reaction video, huwag niyong kalimutan like, share, subscribe, and hit the bell of notification para maging updated tayo kung meron tayong panibagong video. Ingatan ng buhay para sa ating hanap buhay. Bye! Sana dadami pa yung tao na tutulong sa kapwa natin Pilipino.